At ito ang aking podcast, Unlimited Edition, ang sagot ka ni Kuya Bill. Medyo mabagal ako magsalita kasi inaano ko yung record kung talagang tatama. Well, anyways, kamusta ba ang lahat sa atin? Naboboard na ba sa quarantine? O talaga namang gusto nyo lang mag-quarantine pa hanggang sa mga susunod? Well, yung iba dyan, ayaw na kasi lugi na daw yung business nila. Lalo na yung mga institution natin, yung mga school, mga university, colleges dito sa amin sa Cavite. Talagang gusto mag-face-to-face class. Ito lang kami ginagawa. What more yung mga nakakaano sa amin, nakakabata sa amin? Ang dami lang paggagawa. Tapos, yung laboratory fee, isa pa yun sa mga sasakit ng ulo nila. Diba? Diyan sa mga nakikinig dito sa aking podcast na iba-broadcast ko dito sa YouTube at sa mga Instagram ko or maybe sa iba pang mga app. Kasi nandito ako ngayon sa BandLab. BandLab app pala. Na pala, dito ako magpo-podcast kasi sa OBS Studio mag-aaralan ko muna. Ito, mabalik nga tayo. Bakit nga nila sisingilin pa? Eh, pinaglalaban ng ibang school dyan, eh, kasama pa rin daw. Ay, talaga naman. Hindi talaga naubos ang kanilang hiya. Basta't gagawin nila para sa sariling kapakanan. Nakakalungkot lang po dahil naghihirap na nga yung iba. Gusto pa nilang talagang yung sarili nila intindihin nila. Sabihin na natin, negosyo yan. Pero wala naman din kasing magagamit at makakredit yung mga estudyante dahil nasa pandemic crisis po tayo. At yung iba naman, sa college level, meron ng ibinaba na deadline ng activity kung kailan ipapasa. Eh talaga naman, gumawa ng sariling deadline. Eh nagbaba na yung pinaka-head ng academics. Kaya nakakalungkot pong isipin, hindi mo alam kung sino yung susundin mo. Kaya nagkakagulo rin sa iba-ibang college eh. Kaya naayos sana ito at maintindihan din nila na hindi lang lahat ng tao dito ay nasusunod sila. Kasi hindi naman lahat ay may internet. Tama ako? Tama ako. Dahil ang daming mahihirap pa rin mga tao ngayon, lalo na mga estudyante, mga scholar, no? Yung iba naman, mobile data lang. Hindi mo rin alam kung malakas yung mobile data. Yung iba naman, may internet pero mabagal, 'di ba? Kaya shout out diyan sa mga malalakas ng internet. Kasama na ako doon. Pero hindi naman ako nag-iinggit. Gusto ko lang naman maipadama doon sa mga iba na hindi nga talaga lahat malakas ang internet. Sana magkaroon sila ng konsiderasyon. At yung kanina kasi yung isa kong friend na officer sa organization, sinabi niya may nag-meeting daw via Zoom ng kanilang org namin. Pero hindi ako kasama dun sa ano. To make the story short, about nga dyan sa during this pandemic crisis, kung ano mga hinaing. Kasi yung iba gustong i-refund. Oo nga naman, kanina nga yung sinabi ko, anong mapapala sa mga fee, no? Eh, hindi naman din magagamit. And lastly, eh, wala namang mangyayari dyan sa paggamit ng lab na yan. Sasarilihin na naman nila yung mga pera dyan. Eh, kami naman dito, bayad kami ng bayad. Kaya nakarma yung iba eh, kaya nagka-COVID dahil sa mga kasakiman nila. Pero hindi ko naman pinipinpoint. Narami sila. Pero naku, mahirap nang magsalita. Baka sabihin na naman, nagpapasikat. Okay lang maging magpasikat basta may sense. Hindi yung tulad dyan, nagpapasikat, wala namang sense. Diba? Kaya shout out dun sa mga nagpapasikat na may sense. Dapat yung palakpakan. Wala lang akong ano dito eh, mode dito nung paano kung pipindutin yung papalakbakan na sound na ano, background eh. Pero next time, mga next episode. Pasok naman tayo sa ilang mga ano, yung mga nangyari sa yung mainit na init.
yung anti-terror bill, ang daming nag-aano diyan, yung iba yes dahil hindi mo alam yung ano eh, yung dahilan ni eh, kung anong bakit yes ang gusto nila. Nabasa ko naman yung bill, may mga lapses din, no? Kaya kung babasahin ko dito, eh mapupunta lang po sa anti-terror bill. Kaya nakaka-stress, no? Yung iba naman, no nang no, pero hindi naman binabasa. Ang payo ko lang dito is, bago kayo mag-yes or mag-no, sana naman, basahin nyo muna. Saka kayo mag-yes or no. Hindi yung puro yes tayo, puro no tayo, eh hindi nyo naman binasa ng todo-todo, ng bonggam-bongga sa iba. Tapos, lalakas mga mag-react. Eh, mga easygoing lang naman. Mga keyboard warrior lang naman. Pagkaharap mo, nakayuko. Naka-ano, hiyang-hiya sa sarili. Sa mga pinaggagawa sa social media. Ako naman, hindi naman. Kasi, ganun talaga ako eh. Minsan, pag binati mo. Pero yung iba-iba yung hiya. Yung talaga nagtatago. Hindi mo makita kung nasaan nagsusuot. Kaya mahirap din maging keyboard warrior eh. Duwag yan. Kaya dun sa mga nakikinig dito, kaduwagan yung magiging keyboard warrior ninyo. Kung hindi nyo kayang banata ng mga sagutan yung mga nambabas sa inyo. Diba? Dun sa mga kasagot warriors natin, wala pa akong GC ngayon or group, Facebook group. Pero in the future, magkakaroon din yan. Busy-busy lang talaga. Kahit, ayun nga, dahil nga sa online activities ko, sa mga requirements na dapat kong ipasa until August, mga August 17. Yan, sinabi ko na sa inyo, nalaman nyo na yung deadline namin. Siguro yung iba dyan, alam kung saan ako nag-aaral. Yung iba, hindi. Well, clue na lang, no? Blue and silver. Tapos ang ano namin, parang pinaka-team namin, Dolphins. Kaya, shout out dun sa mga kaskwela ko dyan. Kapangalan na eskwela o mga classmate ko o mga course mates ko, organization mates at mga kasamahan ko sa student leadership. Ayan, shout out sa inyo. And dun sa mga hindi po nakakaalam ng aking YouTube channel, ililink ko na lang. At dito, nandito ako ngayon sa YouTube channel, ang Bill Blight Official. May upload po akong video, no? At doon naman sa bago kong talk show, ang Before the Night Show, every ano po yan, meron po akong gagawing bagong episode, pakiantabay na lang po. Ayan, sabay-sabay naman yan kasi marami talagang ginagawa, pinagkakasya na lang natin yung schedule natin. Lahat naman tayo, wala namang perfect na nagagawa lahat eh. Maliban na lang kung kumikita na. Katulad ng mga sikat na vloggers, YouTuber, or creator, kung ano man tawag nila dyan. Eh, yun talaga nagagawa nila dahil may kita na sila, may backup na sila, or may sponsor. Well, anyways, hanggang dito na lang aking first episode ng podcast. Basta yun lang, no? Dun sa mga bad vibes, no? Sa ating school, yung mga bayarin, sana magkaroon din ng solution dyan ng fair at sana hindi yung unfair. Kasi yung meron mga nagiging solution dyan, unfair pa rin eh. Sabi nilang fair, pero hindi. Kasi mahirapan din ang mga estudyante bilang pro-student advocate. Mahirap yan. Lagi na lang kaming unfair. Bibigyan kami ng unfair dito na trato, imbis na fair and may justice talaga. Well, nandito na lang tayo at next podcast, magkita-kita po tayo dito sa sagot ka ni Kuya Bill. Ayan, hindi ko pa kabisado. And ang aking social media accounts, no, Twitter, Instagram at Facebook, sa aking Twitter, follow nyo po ang aking at Bill_Blight23. Nandun na po sa baba. Lalagay ko na lang. And sa mga tagasugid natin dyan, mga kasagot warriors, antabay lang po sa mga videos na i-upload ko sa YouTube. And shout out dun sa mga bago kong subscribers. Yan. See you on my next podcast. Muli ito ang Sagot Ka ni Kuya Bill.